Heyo, what's up guys? Kamusta kayo? Especially sa mga Ophirians na nakasubscribe na. At kung di pa naman kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa channel. Click nyo lang ang subscribe sa ibaba, tapos i-like nyo na rin. Then mag-comment kayo, yung positive comments ha. Or kung meron kayo advice or kung ano man, comment nyo lang below sa ibaba. I-hit nyo na rin yung notif bell para kada upload natin ng videos ay meron kayong or ma-notify kayo. Okay, so be blessed mga tol at ito na, umpisahan natin ang topic ngayong araw sa una nating vlog. So, gusto niyo ba matuto ng mga ganitong mga moves sa pagigitara? Gusto niyo ba matuto niyan? Or gusto niyo ng mga ganito lang, soft lang? Gusto nyo ng mga reggae type na music gaya nito? So ano pang ginagawa natin mga kapatid? Subscribe at tama ang pinuntahan ninyong channel. Okay, so let's proceed. Ang topic natin ngayon ay para sa mga beginners. Sa mga bibili pa lang ng gitara, importante alamin natin kung ano-ano yung mga parts. So, ang gitara, meron 3 major parts at napakaraming minor parts. Actually, hindi siya napakaraming, marami lang. So, sa 3 major parts, andyan ang head, ang neck, at ang body. Diba? So, kung andito ang mga major parts, ibig sabihin, meron niya mga parts inside the parts. Tama? So, kung meron niya mga parts sa loob ng parts o nakakabit sa parts, eto na yung tatalakayin natin. So, sa head, may mga parts yan. Kaya ng mukha natin, di ba? Ang ulo natin, may mukha, may mata, may bibig, may ilong, may tenga, ganun din sa gitara. Meron ding mga parts ang kanyang head. So, ano-ano yung mga parts ng kanyang head? Ito yon. So, ang makikita mong mga parts ng gitara na nasa head ay ang tuning keys, mechanical gears, at nut. Ito. Ang tatlong yan ang pinaka-importante sa head. So, dito, nakasalalay yung kwerdas. Nakasampay siya sa nut, then nakapaikot siya sa mechanical gears at ang tuning key, ang sisilbing tigatono niya. Malalaman natin kung wala siya sa tono. Nasa tono siya, pero kung wala siya sa tono, pipihitin mo lang yung tuning key para makuha mo yung standard tune ng gitara. Tama? So, kung yung tuning key mo ay pinipihit mo dahil wala sa tono, tama yun. Pero mas mainam kung gagamit ka ng app, I suggest na gamitin nyo yung app na guitar tuner para sa mga standard tuning. Dahil mga baguhan pa lang tayo at hindi pa sanay sa nota o sa tunog. Hindi natin alam kung anong nota to, anong nota to, anong ba. Anong nota yan, anong nota yan, anong nota yan. At so on and so forth. Diba? Mahihirapan tayo. So, kailangan meron tayong app na pang tono. Alamin natin. So, sa head, meron nga tayong tuning key, mechanical gear, at ang nut. Saan nakasampay ang string, diretso sa mechanical gear na nasa head. Diba? So, tapos na natin ang mga parts ng nasa head. Na nasa head. Dito naman tayo sa may neck. Ito, medyo madami din ito. Diba? So, ito yung pinakabuong neck. Yan. Kasama yan. Ngayon, meron din siya mga segment parts. Diba? Or mga minor parts, kung tawagin. Meron din siya nun. So, ito yung back neck sa batok. Diba? Kumbaga, ito yung nagsisilbing batok ng ating gitara. Then, ito, meron tayong fingerboard na binubuo ng mga frets. Yan, yung mga may tuldok na bilog na yan. Yan ang mga frets. So, ito naman mga guhit. Yan, yung mga guhit na yan. Yan ang tinatawag na fret bars. Okay? At meron pa tayo isang parte ng neck na makikita lang kapag sinalat yung loob ng gitara. Ito ang
truss rod. Yan. Sa Latin mo siya kung may truss rod. Importante yan sa gitara dahil kung yung gitara mo ay walang truss rod, local yan or imitation or pangit ang pagkakagawa. So, kung hahanap ka ng gitara o kung bibili ka ng gitara, hanapin mo yung may truss rod. Madali lang naman. Suot mo yung kamay mo sa sound hole. Then, hanapin mo yung butas sa pinaka neck. Ayan. Kita siya. Or, masasalat mo siya. May butas na konti. Ngayon, adjustable yan. Kaya pag may binili kang gitara, meron yung kasama na Allen wrench, yung nakapaganon. Yun yung pamimihit mo dun sa truss rod. Okay? So, sa body tayo. Ito ang pinaka-crucial na part, ang body. Ang pinaka-torso. Yan, ang body. Sa body, meron din yung mga parts. So, ito yung front. Ito yung back. Turtle back. Ayan, turtle back siya. Meron mga gitara na kahoy yung likod. Pero meron mga gitara ganitong style, turtle back. Matibay-tibay ito. Kesa doon sa kahoy lang. So, kung may budget ka, ganito na ang hanapin. Yan. Meron tayong sound hole na makikita. Diyan nagpo-produce yung sound ng gitara. Diba? Diyan nagpo-produce ng sound. Ang sound hole ang responsable sa malakas na sound ng gitara mo. So, kung yung body mo ay hindi buo, ang sound hole niya ay hindi magpa-function ng maayos. Pasensya na sa istorbo, guys. So, asal na nga ulit tayo. Andito tayo sa body. So, kung di nga buo yung katawan ng body ng yung gitara, depektibo pati yung sound hole. Apektado yung sounds na ilalabas ng iyong gitara. Hindi siya buo, gaya niyan. So, dahil walang butas ito sa likod, buo siyang nakakalabas. So, sunod tayo na part. Ito yung bridge. Ayan, bridge. Hindi yung tulay ng San Juanico bridge, okay? Ibang bridge yun. Ito yung bridge ng gitara. Dito, yung isa pang dulo ng string. Ayan. Usually, yung ibang gitara, sa bridge, meron silang mga guitar pins na nakasuksok. Pero ito, ibang style nito. Dahil yung string niya, nakatugon at hindi siya nakabaon, kundi nakasuot lang siya din eh. Ayan lang ang string. Makikita pa nga yung mga bilog, ganyan o. Oh. Yan yung dulo. So, kapag naputol yung kwerdas mo, madali mo na lang siyang matatanggal, hahatakin mo lang siya rito. Wala nang pahirapan sa pagbunot. Kasi yung mga merong guitar pins, pahirapan yun sa pagbunot. Kailangan mo pa ng tinidor para kawitin. Masakit pa sa kamay. Hindi ba? O kaya, susuot pa yung kamay mo sa sound hole, tutuntunin mo yung pinakadulo ng pin. Saka mo itutulak pataas. Kaya, yan, bridge. Itong puti na ito, yan ang saddle. So, okay, sa body, meron tayong sound hole, front, back, bridge, saddle, at ang panghuli ay yung strap hook. Ayan, meron siya dito, at meron siya sa bandang puwitan. Ayan, yan ang mga parts ng gitara. So, dun tayo sa certain issues. Bibili ka, halimbawa, bibili ka ng gitara. Unahin mong tingnan is yung head. Tingnan natin kung napipihit ba ng maayos yung tuning key o kung wala bang kalawang, sisipatin natin maigi. Ngayon na, kung walang kalawang, good. So, kung kayo bibili ng gitara, bibigyan ko kayo ng tip. Maganda, kung bibili kayo ng gitara, ay naka-diecast yung kabilang parte ng mechanical gear. Dahil ito ang crucial. Dito nagtatagpo yung tuning key at yung mechanical gear na tumagos dito sa head. So, nakatagos siya papunta rito at yung tuning key nakatugon siya dito. Dito sila nagtatagpo at kapag pinihit mo siya, ang tuning key, pipihit din tong mechanical gear. Okay, so
yun ang titingnan. Kapag mahirap ihitin, huwag mo nang bilhin. Diba? Hanap ka ng iba, yung mas maganda. So, kung nakaday ka siya, good. Ngayon, kung pangalawang issue, tingnan natin yung nut. Ito, crucial din ito. Ang nut, kapag medyo malaki yung guhit niya dito sa sampayan ng string, medyo magkakaroon siya ng drizzle or buzzing effect sa sounds. Gaya nito. Ayun. Medyo konti lang dahil bago yung kwerdas. So, kasi wala namang issue yung nut nito, magkakaroon siya ng buzzing effect kung malaki yung guhit niya o yung sampayan ng string. So, sa neck, tingnan natin kung nakabuka itong fretboard at yung pinakabatok niya. Kapag yan may awang na konti, excuse me, kapag yan may awang ng konti, ibig sabihin, meron na niyang certain issues sa loob or baka sa pagkaka-deliver o sa factory, hindi nadikit ng maayos. Diba? At kung hahanap kayo ng gitara, hanapin nyo na nga yung may truss rod. Ito ang pinaka-importante sa gitara, ang truss rod. Kasi, ang truss rod, gaya nga sinabi ko kanina, ito yung may Allen wrench na pamihit para ma-adjust yung neck. Kung gusto mo yung neck, nakapaganon or nakabend palikod. Depende sa'yo kung ano ang prepare mo. So, ang truss rod, pag yan wala, at ang budget mo ay mumurahing gitara lang ang binili mo, syempre walang truss rod yun. Huwag mo nang bilhin or ibalik mo na lang. Refund. Kasi, kaysa masira, mahirap magpa-repair ng gitara ngayon. Lalo na kung hindi ka tiga Cebu. Aba, mahihirapan ka talaga. So, sa body, ito ang madaming issue kapag ka bibili ka ng gitara. Tingnan mo yung sound hole niya kung hindi umaangat. Itong pinaka-frame. Itong pinaka-frame niya. Sorry, may sipo na akong konti. Pangalawa, titingnan mo kung may belly bulge or buntis yung iyong gitara. Kasi pag yan palobo, posible na yung frame niyan sa loob, yung nandito at yung nandito, ay pwedeng bumigay. At kapag yan bumigay, didiretso na yan, mabibiyak ang body ng gitara mo. Matatanggal itong kahoy. Itong nakataas, ito sa taas. Aangat siya pa ganun. Kawawa ang gitara mo. Kawawa ang budget mo. Sayang. So, kung bibili ka, doon ka na sa kahit mahal, pero quality naman. Diba? Halimbawa, kung may budget kang 5,000, makakakita ka na ng mga ganito. Yan. Makakakita ka na yan. So, pangalawang issue, yung bridge. O yung isa pang issue. Kukuha tayo ng panipis na papel. Ginamit ko na yung instruction manual ng sound card ko. So, kukuha tayo ng manipis na papel. Titingnan natin, isisiksik. Ngayon, kapag hindi siya sumiksik, yan. Ibig sabihin, good siya. Or, nasa good condition pa ang gitara. Especially kung mga second hand ang bibilin. Yan ang titingnan yung mga issue. So, sa susunod na vlog, abangan nyo. Tuturuan ko na kayo kung paano bumasa ng chord chart at kung kayo nakabili na ng gitara. So, mga parts muna ng gitara at yung mga issue. Dapat alam nyo yan, mga kapatid. Especially mga opinions. Kaya dyan sa mga nanonood dyan na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Mag-iwan kayo ng like. Then, mag-comment kayo. Tapos, i-hit nyo na rin yung notice bell sa bandang gilid ng subscribe button para lagi kayong ma-notify tuwing meron tayong bagong videos. Madami akong i-videong i-upload dito. Mga original compositions, mga cover songs. Then, yung iba ko pang hilig at yung mga kaganapan sa mga Ophirians. So, sa mga Ophirians dyan, paabutin natin to ng 1,000 subscribers, 1,000 likes, or 100 likes man lang. Subscribe na kayo, mga kapatid. Be blessed. Shalawang. Peace out.